Uy, init. Hirap. Tubig nga, tubig. Bounce. Welcome back, Pops and Santos. So, today's video natin, i-address natin ang sunod-sunod na problema pagdating sa charging system ng motor. Kadalasan, ang mga motor natin ay dead battery na dahil sa hindi na nagkakarga ang ating charging system sa ating mga kamotorista. At kadalasan, ang problema na pagpunta sa mga binatibang shop na hindi sinasabing lahat, okay? Pero sinasabi ko lang, mas maraming may alam sa makina kaysa sa kuryente. So, napakadalang yan. Ito lang. Ngayon, ito ang nagkakaroon ng minsan problema na kapag nagpo-push start ka na, ang nangyayari niyan, bumababa ang boltahe mo at hindi ka na nag-charge. Sabihin, nagda-drain nga unti-unti. From 12 volts na standard hanggang naging 11 volts pababa na siya. So, ang pinakakapano, sinasabi nun, sira na ang battery mo. Sira na ang stator mo, sira na ang rectifier mo. So, hula, di ba? So, kung nila pabibili siya, bibili ka ng stator. After kabit ang stator. So, sabihin, sira naman ang battery. So, additional expenses siya. Which is hindi naman na-check. Tama? Okay. Ngayon, para maiwasan na yung mga ganyan, ang pinaka-standard lang. So, tapusin mo yung video na to para maintindihan mo kung ano ang dapat mong gagawin. Pero bago yan, click mo muna yung subscribe button at dingdongin mo yung mismong bell para update ka sa sunod kong mga video. Ito yung ating stator. Sa loob ng makinang ito, nandito yung stator natin. So, kahit anong brand pa yan, may Yamaha, may Honda, anong klaseng motor pa yan, Mio ba yan? O ito, YTX itong ginagamit natin, which is nakalabas na kasi ang kanyang linya ni stator. Kaya YTX ang ginawa ko sample. So, alam mo dapat basic principle. So, ang gagawin mo, unang-una, kukuha ka ng battery, kukuha ka ng mismong test bulb, which is negative positive lang yan, napaka-easy. Unang gagawin, lalagyan mo ng linya yung negative, lalagyan ka ng wire. Next, yung dulo ng yung tester, ilalagay mo sa positive o kahit ano pa yan, kahit magkabaliktad dyan, negative positive. As long as ang polarity ng mismong is gantong klaseng bulb, wala yan, okay lang yan. Hindi siya kahit magkabaliktad, negative positive, iilaw yan. Yan. Next, kapag itong tester natin ay nagka-decate, ang tawag sa gagawin natin ay continuity checking. So, continuity tayo. Ibig sabihin, titignan natin kung buo ba yung loob ng linya ng ating stator. Okay? Ito ang linya ng stator natin. May makikita ka sakit o kahit walang sakit, titignan mo lang din yung beginning at ending. Susundan mo yung mismong loob nito. Pag nakita mo yung mismong wire, may nakita kang ito, yan na mismong sakit niya, yun ang mismong linya niya. So, ang gagawin mo, huhugutin mo lang yan. Tapos, kukunin mo yung tester. So, yung kabila ng ating tester, ilalagay mo sa kabilang socket. Tapos, isusuksok mo lang to. Ang lalabas doon, iilaw siya. Ibig sabihin, buo yung ating stator at walang putol sa loob. Ngayon, nagkaroon ako ng merong nakausap. Ang sabi sa akin, sir, hinugot ko yung aking motor. Hinugot ko yung socket ng aking stator. Tapos nag-check ako. So natin ang motor. Yan. Binuksan ko yung motor. Ang sabi sa akin, sir, kapag nag-check ako ng stator, naglagay ako nito, tapos tinap ko sa bakal. Wala lumalabas. Nagtap ako dito, meron. Kasi nga, buo yung stator mo. Tapos naglagay ako rito, wala sir, wala. Sabi niya, kahit sa ground daw, wala. Yan dito. Wala daw, wala. Ngayon, akala niya sira. Okay. Ayan o. Which is okay to. Good condition tong tong motor ko. Stuck lang tayo. Sinong
sinalpak na natin siya. Sa pag-check naman niya, ganito nangyari. Yung dulo ng ating tester, saka dito, nung sinalpak niya, yan ha, yung dalawang puti. Yan. Ang loobas niyan, nagkaroon siya ng kuryente. So, dalawang lightning and charging system. Tapos, umilaw siya. Tapos, yung isa, chinek niya, bakit daw hindi? Ngayon, tinap niya sa bakal, hindi. Tapos, yung kabila naman, itinap niya sa negative. Umilaw. Yung kabila na, pag sa bakal, umiilaw. Bakit daw gano'n? Nakala niya sira na. Which is, ang nangyari dyan, normal lang po yun. Na kapag yung stator mo, kapag charging at lightning ang pinigdikit mo, ang lalabas niya, magkakaroon supply ng kuryente yan. Pero yung kabila, yan, nagkakaroon. Pero yung kabila, kapag yun ang tinap mo sa negative, wala yun. So, iisa lang ang linya na magkakaroon supply para dito. So, huwag matakot na isiping sira na ang stator mo, which is buo ang stator mo kasi stock ang motor natin, hindi ko pa ito napu-full wave. So, tendency nun, ang papalitan mo ang yung rectifier, kasi ang rectifier, siya ang nag-charge galing sa mismong motor, sa stator, at ang rectifier ay babato ang kuryente papuntang battery. So, tendency nun, papalitan mo ang rectifier mo. Ang problema, dahil sa quarantine ngayon, hindi tayo makakalabas. So, tendency nun, kung ano rectifier na ka-install sa motor mo, siya lang ding bibilin mo para ilagay mo at kapalit doon sa nasira. Pero double check mo rin, baka naman din nag-loose lang yung connection ng rectifier kaya hindi nagkakaroon ng kuryente papunta sa battery natin. So double check din. Gagamit ka ng continuity, yung mismong line, titignan mo kung putol siya. So yun lang may tuturo ko. At sana nakatulong itong ginawa kong video sa'yo. At ito si Pops M. Santos, ikasabing bye!